Hi everyone! Good afternoon everybody! Hello! This is Mami Ria, Mami Yang for short, and I'm here in front of your YouTube screen now because I want to share something for you about something, some issue according to the Bible. So, malalaman natin kung ano ang babala laban sa pakikiapid sa Biblia. So, come on, let's read sa Kawikaan or Proverbs chapter 5, verse 1. Sabi rito, "Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi, sa gayo'y magagawa mo ang mabuting pagpapasya. At ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang binaibabadya. Pagkat labi ng patutot ay sintamis nitong pulot, at ang kanyang mga halik kasiyahan ang ngaang dulot. Ngunit pagkatapos mo magpasasa sa alindog, hapde, kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan, ang landas na tinatahak pabulusok sa kalaliman. Pagkat di niya sinisiyasat, daang patungo sa buhay, ang daan niya'y liko-liko, hindi mo rin nalalaman. Kaya nga aking anak, sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig." So, sabi sa verse 8, "Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at angkinin niyong iba, sa kamay ng masasama ay mamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala, mga pinagpaguran mo, makikinabang ay iba. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, walang matitira sa iyo kundi butot balat. Dito mo nga maiisip, dangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko'y nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Ang tinig ng aking guro ay hindi mo dininig. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, hindi na pinapansin, walang kwenta sa lipunan. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Kung ikaw ay may anak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapa nga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iaasa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay, aligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae ay huwag ka na sanang paaakit, ni huwag mong papansinin makamandag niyang pag-ibig. Ang paningin ng Diyos sa tao ay di inialis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang, siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Siya ay mamamatay pagkat walang pagpipigil at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay salibing." So, iba pang babala laban sa pakikiapid according to chapter 6 verse 20. Sabi rito, "Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikdan turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iuukit at itanim mo sa isip pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos at ay ilaw, ang turo ay tanglaw at daan nga ng buhay itong mga saway. Ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapangakit niyang salita ngunit puno ng daya. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag marahuyo sa tinging mapungay. Babaeng masamay maaangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuutan kaya niya'y di masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa. Tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Ang sino mang magnakaw ay tiyak na nagkasala, kahit yaon ay pamawi sa gutom na taglay niya.
Kung siya ay mahuli ang bayad ay 7 dobles, ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Ang mag-isip mga lunya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tanging niyang mahihita ay pahirap sa sarili, di na niya mababawi ang kanyang pagkaduhagi. Sapagkat ang panibugo sa tao ay naguudyok, ang puri niya ay ibangon, kahit buhay ay malalagot. Wala kang itutumbas para kamti ng patawad, kahit gaano pa karami ang sa kanya ay ibabayad. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo, mong mabuhay ng matagal, turo ko'y pahalagahan parang mahal mong pananaw. Ito itali mo sa iyong kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan, kaalamay ituring na babaeng kapatid ang unaway kaibigang walang kaparis. Pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng masama nang di malamuyot ng matamis niyang salita. So ano ba yun ang mga babala para sa pakikiapid, or kung ang isang tao or ang isang man or lalaki ay magkakagusto maliban sa kanyang asawa at sa ibang babae. So, may kaaktibat pala itong parusa, cause it's sumpa sa isang tao. So, eto mga babae na to na masasama kung ituring na pumapatol sa mga lalaking may asawa, ito ang sinasabi sa ang babaeng masama sa Kawikaan or Proverbs chapter 7 verse 6. Sabi rito, ako ay nanungaw sa bintanang bukas at ako ay sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita ay maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang walang muwang. Naglalakad siya sa may panulukan ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa. Sa lalim ng hating gabi, kung tulog itong madla. Ang babae sa kanya ay sumalubong sa pintuan, mapangakit mapanlinlang sa masagwang kasuotan. Malakas sa kanyang loob, kilos niya ay maharot. Di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglilibot. Ngayon sa lansangan, mayamayay sa liwasan, walang ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugi ng halik, at ang kanyang sasabihin punong-puno ng pang-aakit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog, katatapos ko lang tukdin ang panata ko sa Diyos, sabi niya. Ako ay narito upang ikay salubungin, mabutit nakita kita pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal, linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito ang aking winisika ng pabangong mira, bukod pa sa aloe at mabangong kanela. Halika't bigyan daan, damdamin ng isa't isa, ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko ay walang rito. Wala rito, pagkat siya ay umalis sa malayo pa nagtungo. Marami ang baon niya sa lapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang pag-uwi. Sa salitang mapangakit ang lalaki ay nahimok, sa matamis na salita damdamin niya ay nalamuyot. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin sa matador ay sumunod. Tila mailap na usa na sa wakas ay napikot. Hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos, isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad, hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig, at dinghin mo ang salitang lunulas sa aking bibig. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya'y nagmumula ang landas ng kasawian, bawat isa'y humahangga sa lagim ng kamatayan. So, it's involved in here ang karunungan. So, para makapag-decide tayo sa isang bagay ng maayos at matuwid,
So ito papuri sa karunungan. Basahin natin sa Kawikaan chapter 8 verse 1. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng kaalaman at ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas na sa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko tao ng sandaigdigan para nga sa lahat itong ating panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayo mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ang salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin. At ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinipilit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko ay pahalagahan ng higit pa sa pilak. At ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong kaalaman ay mahigit pa sa hiyas, walang kapantay sa sang maliwanag. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas na hinahot karunungan. Ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan, ganon din naman unawa at kapangyarihan. Dahil sa akin hari na kapamamahala, nagagawa ng mga puno ang utos na siya tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan dangal nila't pagkadakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Paghinanap ako ng masikap tiyak na masusumpungan, ang yaman at karangalan ay akin tinataglay, kayamanang walang maliw kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang daan ko ay katuwiran, ang landas ko ay katarungan, ang sa aking nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. So that's it, yun ang karunungan. So mailalayo niya tayo sa kapahamakan kung mag-acquire tayo ng wisdom and knowledge here in the biblical, kung sa Bible natin siya makukuha or sa salita ng Diyos. Sa lahat ng nalikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pa panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon, ang anyuan niya ako bago pa nalikha at naanyo itong mundo. So that's it guys, ang paanyaya ng karunungan or papuri sa karunungan na bigay ni God. Ang magagamit natin, guys, sa lahat ng pagde-decide natin in everyday lives, and hindi tayo nito pababayaang mapahamak or halimbawa sa kung may mamit tayo mga lalaki or babaeng masasama, binalaan na tayo ng Biblia according to pakikiapid or adultery para sa mga may asawa dyan or para sa inyo, boys and girls, sa mga mag-aasawa sa mga susunod pang panahon. And eto na, malapit na tayo dito. So eto na yung darating sa atin pagdating ng tamang panahon, ang pag-aasawa. So kailangan guys, maging wise tayo sa bagay na ito cause nakasalalay dito ang damdamin ng mga mahal natin sa buhay. Cause masakit, mahirap, and ayaw natin mangyari yun guys cause it's trouble. So hindi talaga maganda yung bagay na ganon. So kailangan matuto tayo sa lahat ng bagay sa tulad sa bagay na ito, and magawa natin ng tama ang lahat according to the God's Word or the Word of God para maging gabay natin sa ginagawa natin araw-araw. Okay, guys? So, marami pang bagay na mababasa natin tungkol sa buhay dito sa Kawikaan or sa Proverbs. Hindi ko na tatapusin because it's mahaba. So, it's Kawikaan 1, F2, hanggang 31. So, nandito sa
Kawikaan or Proverbs 31, ang huwarang may bahay. So guys, kung lalo sa mga boys out there, kung gusto nyo makakilala ng isang matino at matuwid na babae, nandito sa Biblia, sa Kawikaan 31, ang mga descriptions or dinidescribe niya ang tamang babaeng dapat nating pakasalan or iharap sa dambana kay God para makasama natin habang buhay. Okay? Dito sa earth. And yung magbibigay sa atin ng anak pagdating ng panahon at magbibigay sa atin ng ligaya at kasiyahan sa buhay habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Mundong ibabaw. So, ingat natin lagi ang gabay ni God in all things na nagagawin natin sa life natin. And huwag tayong mag-alala. Because kung si God ang mangunguna sa atin, who is against us and who will be in trouble? Wala, di ba? So, lahat ng kapasyahan niya ay matuwid at righteous. Because siya lang ang holy God. So, kung iiwasan natin ang karumihan because He is holy, haharap tayo sa Kanya when we pray or when we fellowship with the brethren sa isang church to Him na holy. So, hindi siguro maganda kung puro tayo karumihan sa puso, sa isip, sa katauhan natin. So, linis-linis minsan pag may time. No! Kailangan lagi tayo malinis o sa harap tayo sa Diyos every day habang buhay tayo rito on earth na raw. So, imaginein mo, kakain ka ba kung ang dumi-dumi ng kamay mo? May putik, may dumi, gagamitin mo pang kain ng pagkain? Di ba hindi? So, ganun si God, ganun ka holy, ganun din ang pagkain natin, di ba? Ayaw natin na marumi. So, nandidiri siya sa karumihan according to the Bible. So, sana, mabasa natin ang banal na kasulatan. And, nagtataka kayo guys, bakit yun ang tinapik ko? Kasi guys, ganito. During these times, marami ako nakikilala sa net, sa internet, Facebook, IG, YouTube, TikTok, Twitter, and other websites na it's all about temptations. And may mga persons, men, specifically mga lalaki, na nagpapahayag na kanilang damdamin na personal at it involves, you know, the matters of the heart. And I feel it's not healthy for the people to do it. Because it's a sin yon, kasalanan yon. So kung it will go further pa more, nasa about acquaintances lang, pagkilala, and after that getting to know each other, and then fornication, then adultery. So it's patungo sa kasalanan. So, alam niyo, nakikipag-usap tayo or nakikita tayo ni God. It's between Him, God, and us na may relationship sa isa't isa or ang nagkakausap sa buhay na to. So, parang niloloko natin siya kung taliwas sa paniniwala natin yung ginagawa natin, di ba? So, niloloko rin natin sarili natin because is that good for our health? Alam natin na ang sin because we are good people, righteous being because of God created us. We're intended to do good, not bad, and not sinning. So, kung may mangyayaring ganyan sa buhay natin, hindi ba dapat natin i-entertain? Because mali siya. It's mali. It's bad. It's wrong. Yung iba nga, ginagawa pa nilang tama yung mali para lang maikatwiran nila, magawa nila yung gusto nila dahil nasasarapan sila doon. Hindi nila kayang i-resist. So sabi nga,
paano ka lalayo sa temptasyon kung hindi mo nare-resist? Sabi sa Biblia, resist the devil, the temptation, and he run away from it. Flee from it. And mawawala yon. And hindi ka na nun susundan kahit kailan. So, makita lang ni God na in your heart, talagang desidido kang gawin ang isang bagay from your heart sa ikabuturo ng puso mo. And dahil sa pagmamahal mo sa kanya, sa pagsunod sa kanya, cause alam mong it's bad for your relationship with God and of course for yourself kasi sisirain ka nito. Yun. And your relationship with your husband and your family habang tagal. So, yung iba gumagawa pa ng paraan para para magawa lang nila lahat ng bagay na gusto nila. Cause that's the lure of Satan. It's a lure. So, dun naglalagay ng patibong si Satanas. So, umpisa pa lang, kung meron kayong ganong situation na it's happening in your life now, so you better deal with it seriously. And ang dumi-dumi ng isang babae kung mag-i-indulge sa ganong situation. Ang lalaki, actually, it's ano, madumi talaga tingnan ng lalaki. Kaya nga. Because they're meant to do it, the physical thing. Sex, yon. And, kung sa babae, malaki mawawala. Because, lalo na sa Filipina, because we are intended in our custom na we're mahinhin, di makabasag pinggan, and hindi tayo nahihipo kahit sa dulo ng ating daliri o sa dulo ng ating hair, ng buhok. And maraming all these matatanda, kasabihan na matatanda. No, it's not just kasabihan, it's totoo. Dahil dinadanas din yun ng mga matatanda, ng mga bata pa sila, nararanasan nila, nararamdaman nila na it's madumi. Cause it involves physical contact and it's kadire. Nasa utak natin yon, Filipinos. And kung sa Amerika, it's ano, they're so what do you call this? Masyado sila malaya. It's free. They're free. It's freedom from for them na gawin yung bagay na yon, yung unclean thing na yon. It's so bastos like that. And it's normal sa kanila. Because they're so, we are conservative or sila, what do you call that term? Bastos? Yun. And dahil na tayo, we're born in a Christian nation, country, and napakahirap tanggapin para sa atin ang mga bagay na yon. And alam mo kung bakit? Ilalagay na ni God sa puso at isipan ng mga tao according to Hebrews, sa Hebreo, mababasa natin sa New Testament in the Bible, na ilagay niya na yun sa puso at isipan ng mga tao. So, kahit hindi ka na magbasa, kahit hindi ka na makarinig ang salita ng Diyos, nasa atin na yung kaalaman at karunungan para malaman natin ang tama at mali, ang dapat at hindi na gagawin natin. Alam natin ang marumi at hindi. Yun. So, sana na-realize natin ngayon na as we grow old, widespread ang lahat. Lahat in normal. Pero
yung umiira sa atin na principle in this world, kasi it's biblical naman, it's from God, kasi ito yung umiiral eh, kaya nga sa tao, sa mundo. So, hindi mo siya mababago. You can change it. Only God can do it. So, and I find it in personally, sa sarili ko, na hindi tama. Ayan. So, kanina, may namita ko, someone na naman, from other country, and telling me na liking me, loving me, in a split of time like that, and siguro she loves my personality, and because, you know, there's a lovely thing in me na nagagandahan siya, kasi yun, lalaki, mahilig sa sa kagandahan ng isang babae, may nagustuhan siya sa akin, so he called it love na, so, sabi nga ni Pablo, advice ni Pablo para sa mga Kristiyano, kung kaya mong manatiling single in this world, go ahead. Mas maayos 'yon ang buhay mo and wala kang responsibilidad, commitments, and makapaglilingkod ka kay God ng ayos at tama ng buong oras mo. And hindi ka ganong istorbo. Tapos, sinabi rin ni Pablo na kung mag-aasawa ka, dapat talaga isa lang. Because isa lang ang tao. Yun. Ourself is only one. One person. One is to one. Person, one to one. So, pag yun naging isa, because it's marital. Because pag yung isa pinakasal sa isa, a man and a woman became one, and then they will have a child. Siguro, ano, maganda siguro kung isa lang din ang pamilya. Yon. Isa ang apelido. So, hindi rin ako palo sa religion, sa Muslims, because they have so many, the men in there are we can have so many wives. Ganun yung aking hubby, ganun ngayon ang father niya kasi sa Muslim. Though he's a Catholic, his father is a Muslim blood. So marami siyang family. So ang dami nila. So, my point is, nararanasan ko na ngayon yung dinadanas ng isang adult woman. So, napakaraming temptation in this world. And kumbaga kasali tayong lahat sa bagay na yon. Because we're all people. Pare-pareho tayong tao. We call ourselves specials in our different ways, pero hindi tayo makakalagpas sa mga ginagawa ni Satan in this world. So, kung hindi tayo mag-iingat, baka in the end, pagsisihan natin yung mga desisyong gagawin natin. Okay, guys? So, paalala lang, guys. Baka nakakatulog tayo sa buhay. Yon. And hindi natin alam na kung ano-ano na pala yung nagagawa natin. Yon. And I want this world and myself and my family to be a better place, to be a good institution in our community. So, sana kayo rin. So, take it from me as a good advice from Mami Yang. And thank you nga pala for supporting me every day, every time that you watch my videos. And maraming disturbances, maraming hadlang. So, I thank you God na nagpapasalamat ako. Hindi pa rin ako nawawala sa net.
Because there is something in me in here na calling me, and that's the calling. So lately, been wondering the calling. Yung banda, yung kumanta ng Wherever You Will Go. So, the calling of God. And itong ministry na to, pagpapatuloy ko up to the time na kaya ko pa. Yon. Para to be with you all guys, para marinig nyo naman yung aking opinion and my belief sa buhay. As I go along with in my life, as I age. So, habang tumatanda tayo. Okay? So, that's it guys. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you so much. And I hope marami kayo natutunan today. And I pray na ang decision nyo ihingi nyo muna ng gabay sa Diyos. And then pakaisiping mabuti and with a good motive. Kasi maganda yun, malinis yung puso natin cause hindi tayo nakakasira. Yun, that's it. Sa lahat ng beings. Okay? Okay, guys? So, that's it. Pansit! So, bye for now. This is Mommy Yang, Ria Palmaragas channel. You can click like, share, and subscribe. And if you want to leave a comment, just do it. And I'll read it. And minsan, itatackle up natin yan pag nakarinig ako yun sa inyo na something or may naisulat kayo or chat with me and lalagay ko sa channel ko. Okay, guys? So, bye for now! God bless you all! And good day, good afternoon, everyone! Bye! Happy weekend!